Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Sa video ito, gagamitin natin ulit itong Faber-Castell Classic Color Pencil para ituloyan natin yung realistic portrait na ginagawa natin nung isang araw. Ngayong araw ay gagawin natin yung ilong. Bago po tayo mag-umpisa magkulay, kailangan natin munang pag-aralan yung skin tone ng ating reference at pag-aralan kung anong mga kulay yung gagamitin natin. Para kapag nag-umpisa na kayo ng magkulay, tuloy-tuloy na. Hindi na kayo maghahanap kung ano-ano pang kulay na kailangan doon sa skin tone na gagawin nyo. At pwede nyo subukan bago nyo i-apply doon sa drawing para hindi siya masisira. Tapos, ito yung pinakang importante. Dapat laging matulis yung lapis natin. Para maging smooth lagi yung skin tone na gagawin natin, hindi siya magaspang. Kasi kapag hindi na matulis yung inyong lapis, hindi nyo makokontrol yung hagod ng color pencil. Minsan makapal, minsan manipis yung hagod nun. Ayun lang, tuloy na tayo sa ating tutorial nyo. Kapag nag-umpisa akong gumawa ng ilong, inuuna ko yung mga dark color. Inuuna ko ito yung parang outline ng ilong. Kasi ito yung magsisilbing guide mo kapag magkukulay ka na. Kasi buburay mo na yung sketch ng lapis. Siyempre susunod sa dark brown ay yung brown. Yung number 378 sa inyong Faber-Castell. Hanapin nyo na lang po yun. Yung brown naman kasi ginagamit ko sa mga dark skin tone. Lalo na dun sa mga part na may shadow. Kailangan magaan lang din yung hagod nyo dito para hindi siya mabibigla yung pag-blend ng color pencil, para hindi siya magaspang tingnan. Magaan lang yung hagod, tapos ulit-ulit lang din, patong-patong lang hanggang sa mag-dark siya ng paunti-unti. Bago nyo pa ituloy ang panonood, pabor naman mga idol, pasubscribe naman ang aking channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating video. Ayun lang mga idol, maraming salamat. Ayun, next color tayo. Gagamitin natin ng red kasi may pagka-red yung skin tone ng ating reference. Kailangan titingnan nyo din yung reference nyo kung anong mga kulay dun yung kailangan. Kung may pagka-red ba yung skin tone, may pagka-yellow, o may pagka-orange. Kasi ito yung inahalo natin dun sa mid-tone para mag-mix siya dun sa dark tone papunta ng light tone. Ayun, ulitin na lang natin yung brown para medyo light pa kasi yung dark tone natin, kaya pwede tayo magdagdag. Hanggat hindi pa tayo naglalagay ng light tone, pwede tayo magdagdag ng mga iba pang kulay. Pakunti-kunti lang mga idol, huwag nyong pakadiin masyado yung paghagot para hindi siya mabibigla yung skin tone natin, hindi siya magiging flat tingnan. Ayun, maglalagay tayo ng konting red-orange para hindi masyadong mapula yung skin tone na gagawin natin. Kaya sa halip na red yung gamitin natin, pwede tayong gamit ng red-orange para light lang yung pagka-red niya. Hindi siya masyadong red pangitingnan. Tapos ganun lang din, magaan lang yung hagod at saka ulit-ulit lang din. Hanggang sa makuha nyo yung tamang pagka-red ng skin tone. Tapos dagdag tayo ng konting red dun sa pinakang dark tone kasi dun nagaling yung pagka-red niya. Tapos dito pwede na tayo maglagay ng light tone. Siyempre gagamitin ko itong number 330 ng Faber-Castell. Itong parting ito, kailangan mong i-blend yung mid-tone papunta dun sa pinakang light tone. Pero yung highlights yung yung dadaan, iwanan nyo yung pinakang highlights niya para matingkad siya tingnan. Kung napanood nyo yung last video natin, mapanood nyo kung paano ko i-blend yung mid-tone sa light tone. Panoorin nyo na lang para mas maintindihan nyo mabuti. Tapos, dito sa butas ng ilong, ginagawa ko to sa last, pinakang last ko na to ginagawa. Kasi, kapag inuna natin to, maghahalo siya dun sa skin tone na gagawin natin. Ang resulta nun, madudumihan lang yung skin tone. Tapos, papangit tingnan. Kailangan magaan lang din yung hagod nung paglagay nyo ng itim dun sa butas ng ilong para hindi siya yung parang butas siya tingnan. Kailangan din magblend dun sa dark brown
Sa dark skin tone natin yung butas ng ilong para magmumukha siyang nakaangat yung ilong. Tapos yung mga gilid dapat i-dark natin para maging realistic yung ilong at saka hindi siya flat tingnan. Pwede yung gamitin yung brown para sa shadow niya. Tapos magdagdag kayo ng konting red doon sa pinakang ilalim ng ilong para umangat siya. Tapos mag-iwan kayo ng konting highlights doon. Pwede nyo ulit-ulitin yung mga kulay na ginamit nyo noong una hanggang sa makuha nyo yung kulay ng skin tone doon sa reference nyo. Pwede nyo siyang balik-balikan at dagdagan yung kulay. Basta magaan lang yung hagod nyo, pwede siyang maglagay ng madaming layer ng... Tapos dagdag kayo ng konting brown para din sa shadow sa ilalim para magmukha siyang realistic. Tapos retouch na lang ng mga kulay. Kung ano pa yung mga kulay na kailangan idagdag, balik-balikan nyo lang hanggang sa makuha nyo yung saktong kulay ng nasa reference. Ayun lang muna mga idol ang video natin ngayong araw. Sana may natutunan kayo at makatulong sa pag-improve na inyong drawing. Ayun, please like, comment, and share mga idol. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga video. Ayun lang, maraming salamat.